So, ito ang listahan, guys, ng mga tao, mga kaso pa lang under ng barangay or na dapat dadaan sa barangay. So, ano to? 1 to from 1 to 40 plus 42. So, ipapile natin dito para in case na kailanganin natin ay may malalapitan tayong channel o reference kung saan hindi tayo malilito. Napakarami nito. So, ito yung katarungang pambarangay na sakop nila ang mga kasong to. So, titingnan natin, no? So, number one dito, ang grabe, unlawful use of means of publication of unlawful utterance, Article 154 ng Revised Penal Code. So, mahaba-haba ito, no? So, yung iba naman, hindi ko naman nababanggitin. So, pinalang natin kung mahirap intindihin, no? Number two is alarm and scandal. So, alam naman natin yung alarm and scandal, no? Using false certification. Yung mga humihingi ng certification kasama nyo sa barangay. Number four na tayo, using fictitious names and concealing true names. So, ito sa mga paginamit mo yung transaction yung ano mo, faking name. So, kasama yon. Illegal use of uniform and insignia. So, Article 175 ng by Penal Code to. Physical injuries inflicted in a tumultuous affray. Tama rin. Giving as stand to consummated suicide. So, wag po kayong magbibigay na pag nag-suicide. Instead na tulungan nyo, wag nyo i-assist, no? Responsibility of participant in duel if only physical injury are inflicted or no physical injury have been inflicted. O kapag sa mga duel, fighting, pag-accessories ka doon, aplikado din pala, tama. Less serious physical injuries. Slight physical injuries and maltreatment. So, number 11 na tayo. So, unlawful arrest. O, yung unlawful arrest, guys, yung inaaresta ng isang civilian na wala namang ground. Inducing minor to abandon or her home, Article 271 ng Revised Penal Code. Abandoning of minor child under 7 years old. Ako, kapag so, i-review natin itong abandoning na ito pagdating natin sa Revised Penal Code. Abandoning of minor person entrusted with her custody in different parent. Uy, tama rin pala yun. Qualified trespass to duel without the use of violence and intimidation. Qualified trespass. So lahat ito, guys, pag-aaralan natin pagdating natin sa Revised Penal Code. Other form of trespass. Maraming klase ang trespass, no? Light threats, other light threats, grave coercion. Number 21 na tayo. 921. Light coercion. Other similar coercion. Dami, no? Revealing secret. Number 23. 24 step. If the value of property stolen does not exceed 50 pesos. O kapag yung ninakaw daw ay hindi lalagpas na 50 under ng barangay yun. Qualified theft. O, sa qualified theft naman, not exceed 500 pesos. So, tandaan yung mga amount, guys. Kasi sa theft, almost criminal yan. So, nagkakatalo lang pala yan sa amount. Kapag ante 50 pesos, qualified tip, 500. Occupational area property or usurpation of real rights in proper. Ito yun applicable kapag within jurisdiction ng barangay. Altering boundaries of landmark. Swindling or estafa if the amount does not exceed 200 pesos. Swindling din, 200 pesos. Other form of swindling.
Twinling and minors. Number 31. Ano yung 31? Ito pa, yung 31, guys. Other deceit. So, yung other deceit, guys, pumapasok ito sa, ano, estafa. Removal of sale or pledge of mortgage property. Kasama rin to. Special case of malicious mischief. O, ito yung malicious mischief, guys. Siguro narinig nyo na to sa akin, no? O sa iba, yung sisirain mo yung property ng kagalit mo. Instead na tao yung sirain mo, sisirain mo yung kotse o anumang property niya. So, ang tawag noon, malicious mischief. Kapag ang damage ng property ay hindi lalagpas sa 1,000, so sakop siya ng barangay. Kapag naman mas above 1,000, so pwede na siya sa MPC diretso. Okay, hindi na kailangan ng certificate to file action. O hindi na kailangan dinggin ng barangay. Okay? Sana tayo, number 34, other malicious mischief. Simple seduction. Yung pagsisidak. Abduction or seduction, magkapatid yan. Act of lasciviousness. So, may bracket ito, guys. Act of lasciviousness, no? With consent of the offended party. Kapag may consent ng offended party, kailangan siyang dadaan sa, ano, barangay. Threatening to public, publish in offer to prevent such publication for compensation. So, under din siya ng barangay, prohibiting publication of acts referred to the course of official proceeding. Intruding against honor. Medyo malalim-lalim na to. Issuing check without sufficient fund. O, yung pag-i-issue pala ng check na insufficient fund. So, walang nakalagay na bracket dito kung magkano. Pero sinasabi lang dito is under siya na barangay. Issuing check. So, ito yung number 42 natin, fencing of stolen property if the property involved not more than 50 pesos. So, sa fencing naman, ito yung property na binibili mo na nakaw. So, kapag bumili ka ng nakaw na property, bukod sa sasakyan, ha? Kasi sasakyan, depende yun sa ano, possible na karnaping. Paggamit lang, na ninakaw, example, yung mga grinders, power tools. So, na binili mo, na nakaw pala, na alam mong nakaw, no? So, importante yun. Ang amount ng property is 50 pesos below, ay under siya ng barangay. So, mabigat ito, guys, yung pinsing. So, ngayon nyo lang narinig itong pinsing, so, bawal mag bili tayo kayo ng nakaw na items. Okay? Bawal yun. Pinsing ang kaso nyo. So, kapag yung value is karamihan naman binibinta, aba 50 pesos, di ba? So, automatic pala yun na pwede sa MPC kapag napatunayan, kapag nagkaroon ng allegation na kasama or na binili nyo. May kaalaman kayo. May kinalaman kayo. Tayo ay pinsing. Automatic yun. Kasi karamihan naman binibinta, wala lang 50 pesos, di ba? Ano bang nakaw ang nanakawin na 50 pesos? So, matik yan. Above 50 pesos. So, hindi siya takop ng barangay. Kaya guys, ang listahan ng ating mga kaso na under ng barangay. So, susunod natin ngayon. Sa next video natin, abangan nyo. Yung certificate to file action. Kung paano ginagawa. So, yun yung tatalakayin natin for next video natin. Kaya abangan nyo. At paano ito, ilang hearing ba ang kailangan? Paano ba ito gaganap? So, at sino ang pipirma? At sino ang i-issue nito? So, yun ang susunod nating video. Sa susunod, certificate to file actions. Papunta na tayo sa kaso, no? So, wala pa tayo sa kaso, guys, ha? So, nasa barangay palang label tayo. Community pa ito.
So kung first time ka, kung nga pala si Felicia po ang iyong online criminologist, pag may tanong, so don't forget to support our joint membership. There is something 129 pesos for the financial support, and give me screenshot and PM me for online consultation. Mag-appointment po kayo para magtali yung ating oras. Maraming salamat. Normally, free ako from morning 8, 9 hanggang alas 11 ng umaga. Maraming salamat. Thank you for watching. See you again my next picture. Certificate to file action. Focus. Thank you for watching.